Possible moves at possible trades na pwedeng gawin ng team ng Los Angeles Lakers, mga idol. Nagpredikta na nga ang mga NBA fans. Isang off-season scenario ang mga idol para sa team ng Los Angeles Lakers ang ibinigay sa kanila ngayon. Sa unang pwedeng gawing trade niya ng team ng Los Angeles Lakers ngayong off-season, ibibigay nila itong si Westbrook, si THT, ang kanilang future first round pick para nga sa Indiana Pacers kapalit ni Malcolm Brogdon at ni Buddy Hield. Isa pang trade na maaari nila ulit gawin ay titrade nga nila ang kanilang superstar na si Anthony Davis papunta sa Bulls kapalit ni Zach LaVine at ni Patrick Williams, isang first round pick na itong Chicago. At last possible trade nga para sa team ng Lakers ay si Kendrick Nunn, ang kanilang 2028 first round pick kapalit ni Jackson Hayes ng New Orleans Pelicans. At ang mga possible signees ng Los Angeles Lakers offseason ay ito ang si DeMarcus Cousins, Ricky Rubio, Derek Jones Jr. at ang pag-resign kay Malik Monk. Yan nga mga idol ang isang suggestion sa Lakers na kanilangan gawin sa offseason, kung saan magkakaroon nga sila ng potential starting lineup na sila Zach LaVine, Malcolm Brogdon, LeBron James, Patrick Williams, DeMarcus Cousins. Ang kanilang bench ay sila Ricky Rubio, Malik Monk, Buddy Hield, Derrick Jones at Jackson Hayes. Ano bang masasabi nyo dito mga idol? Isang proposal na gagawin ng team ng Los Angeles Lakers offseason? Maganda ba ito or hindi? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At sa ating next balita naman, pag-uusapan natin kung paano nga inaccept na ito ni Nikola Jokic ang kanyang MVP award. Nakakabayo pa nga mga idol itong si Jokic at bukang busy. Kababalik niya nga lang yata mga idol nang i-congratulate nga siya ng kanya atang buong pamilya para nga sa kanyang MVP trophy. Pero anyways mga idol, para na sa ating panghuling balita ay tungkol dito kay Jalen Brunson. Mainit nga siya mga idol at bukang pag-aagawan nga siya sa offseason. Isa nga siyang free agent mga idol at ang New York Knicks, Detroit Pistons at Indiana Pacers ay expected na i-pursue nga ito si Brunson at agawin sa team ng Dallas Mavericks. At kung nakasusubaybay nga kayo mga idol sa laban ng Dallas Mavericks ngayon sa playoffs, maintindihan nyo kung bakit maraming gustong kumuha kay Brunson. Ngayong playoffs kasi mga idol ay naka-average nga siya ng 23.3 points per game, 4.8 rebounds and 3.7 assists. At yan ay ginagawa niya nga mga idol nang nasa likod neto ni Luka Doncic. Paano pa kaya kung siya na ang talagang star player ng team? Siya na ang unang option sa opensa. Ano pa kaya ang pwedeng gawin neto ni Jalen Brunson? Haya nga mga idol, ang mga NBA teams na ito ay nagkakandara pa para nga makuha si Brunson sa offseason dahil na nga rin niya kasi sa kanyang potensyal. At yan nga mga idol ang ating aabangan sa offseason. Pero ang isang sigurado, atong si Jalen Brunson ay malaking kontrata ang makukuha. At yan na nga lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!